Pero ilang ano to, CC? So, ibig sabihin, sino mga nakakaalam dyan kung ilang displacement nitong Daihatsu na to na ano? Ang sarap gawing camper van yun, no? Binibenta? 20 mil? Kung hindi Mitsubishi Space Gear, eh, Pajero. Baka kayong mga nanonood sa akin, eh, meron kayong sasakyan na mga nabanggit ko na hindi nyo na masyado ginagamit at willing na kayong i-let go, i-message nyo lang ako sa Boy First Time page sa Facebook. Tayo ay bumabiyahe, pumupunta-punta sa mga lugar na after tayo palagi sa kapayapaan, sa katahimikan, kung saan makakapagpahinga talaga tayo na mabuti, makakapag-isip-isip, makakatakas tayo sa buhay syudad. Okay, welcome back to another episode. Ngayong araw, balik-biyahe tayo. Pagkas muna tayo. Isang araw lang ito na pahinga from landing point. Nandito ako ngayon sa Bulacan. Si babaeng maliit nasa Laguna. Pero dadaanan ko siya ngayon. Tinanghali na ako ng gising. Ang haba ng babiyahin natin ngayon. Pero bago tayo umalis, papakondisyon muna natin si Watot. At kailangan na itong i-change oil. Babiyahe tayo ngayon na napakalayo. South ulit, south. Pero bago ang lahat, itong si Watod, eh nakapag-change oil ako nito. At ang tinakbo yata nito is wala pa namang 5,000. Kasi nung galing ako ng Mindanao, eh change oil ito ni Dodong Laagan. Pero hindi nakampante yung loob ko. Parang alam mo na, sabi nga nila, kapag hindi mo daw matandaan kung kailan ka nag-change oil, yun na daw yung tamang oras para mag-change oil. So palit oil muna tayo bago tayo sumabak sa napakahabang biyahe ngayong araw na to. Sana nandito si Kuya. Papa, may papacheck po sana ako eh. Pero babalik po siya? Antayin ko na lang. Ah, sige po. Pwede doon? Pwede ba ako doon mag-park muna? Wala tayong ibang pwedeng gawin kundi ang maghintay dahil hindi tayo pwedeng bumiyahe ng mahabang mahaba na hindi nag-change oil. Ito yung oil na gagamitin natin. Gulf Formula G full synthetic para kay Watod. Sana bumalik agad si Kuya para hindi tayo matagalan. 500 plus kilometers na tatakbuhin natin ngayong araw na to. Wala kang paistigan dyan. Meron ako dyan. Eh mamaya na, bibigyan kita mamaya. Papachange oil muna ako, meron ako dyan. May service pala siya. Yung isang kasama niya, yun yung mag-change oil sa atin. Pero papacheck ko na rin yung mga belts nito, kung okay pa. So far, yung mga belts naman kasi dyan, galing kay Dodong Laagan, is mga branded naman, matitibay. Pero pacheck pa rin natin para meron tayong peace of mind habang nagda-drive. Mukha naman malalayo, gusto ko naka-condition yung sasakyan kasi nga pagkatapos ng mga naranasan ko dati sa biyahe from Davao to Manila, eh parang nagkaroon na ako ng pag-aalala palagi. Parang hindi ko naman na masabi kung na-trauma ba ako, na which is trauma na may mabuting dinulot sa akin kasi nga ayoko nang bumiyahe na napakalayo nang hindi kondisyon yung sasakyan. Bawal ano, bawal humingi ng sticker pag hindi nakafollow. Follow ka muna. Kuya Rading, tsaka si Kuya Boyet, yung sumipsip ng diesel na dito kay Watod. Kayo po, anong pangalan niyo po? Edison. Si Kuya Edison. Sabi ko, maganda dyan, kung haariin mo yan, palitan mo ng buong makina, tumakbo pa yan. Sayang yan eh, Mitsubishi ano yan? Chariot. Boss, napakaganda ng loob nito. Nilinis ko lang to kaya gumanda yan. Yung loob niya, sariwa-sariwa. Ay oo, linis lang to no. Ang linis pa ng ano? Ng kisame. Oh. Nangihinahing ako sa mga sasakyan dito. Sa grind lang na may mga nagpapagawa dito na hindi na kinukuha. Kasi nga siguro na problema. Ang mahal ng mga piyasa. Bira, ignition coil lang to oh. Sayang. Tapos meron pang isang space gear dito na Mitsubishi din na ito rin yung ideal na gawin ng mga camper van. Napakaluwag ng loob, sayang. Ito, wasak na ang makina daw dito, sira na. Hindi na nabalikan, dalawang taon na. Itong sasakyan na to ang isa sa mga pwede nyo i-consider gawing camper van, maganda yan. Tapos yung Delica,
Pero medyo nagkaka-interest ako doon pero laklak sa gasolina yun eh. Ito, may ari to. Ay, sa bayo ko yan. Hindi yan binibenta? Oo, oh, yan yung binibenta. Binibenta? Oo. Oh, yan, 20 mil? Seryoso, pero umandar yan. Oo, oh, umandar yan eh. Chalgapit yun. Pero ilang ano to, CC? So, ibig sabihin, sino mga nakakaalam dyan kung ilang displacement nitong Daihatsu na to na ano? Ang sarap gawing camper van yan, no? Meron akong kaibigan sa loob niya na nagka-camper van na ganyan din. Kailangan pala palitan ng oil filter. Alam niyo yung kaibigan ko si Brett Maverick, di ba? Do the van life here in the Philippines with butter. And now you do it. Or now you think I should do it. Yeah. Maybe something a little bit bigger. Yeah. I like it. I admire it. The van life is the van life. It doesn't matter what shape or size. It's all about how you... How you handle the road? Pwede nyo pa kaming tulungan? Kasi medyo nahihirapan na talaga kami. And if you're watching this, please, please, if you know anyone that has either a Mitsubishi Delica, Space Gear 4x4 Turbo Diesel, or a Mitsubishi Pajero 4x4, I'm looking for one. It's been so hard to find one of these used vehicles online. If I had the money to buy a new vehicle, I would. Yung maayos ba yung condition na hindi naman overpriced? Siguro meron na kaming 4 months na hanap kami ng hanap. May mga nakikita kami, pero talagang negats yung mga unit. Kung hindi Mitsubishi Space Gear, eh, Pajero. Baka kayong mga nanonood sa akin, eh meron kayong sasakyan na mga nabanggit ko na hindi nyo na masyado ginagamit at willing na kayong i-let go. I-message nyo lang ako sa Boy First Time page sa Facebook para magkaroon na ng camper van yung kaibigan ko. Hirap na yun. Ilang buwan na yun ang mga problema kasi gustong-gusto niya talagang tumira na sa van. So kailangan ko munang bumili ng ganitong klaseng oil filter. Parang ganito rin yung oil filter ng XADV. Eh magkano po yan? 160 ata po. So ito yung ipapalit natin kay Watod na filter. Akala nyo yung Gulf oil para lang sa mga motor? Meron din para sa mga sasakyan. Alam po sa ating mga Tagaluzon, medyo hirap tayo maghanap ng magbe-maintain o mekaniko para sa mga minivans. Dito sa atin sa Bulacan, dito sa Santa Rita, tulay ng Santa Rita, meron ditong shop. Andito located itong shop na to, ERB kung tawagin. Maraming salamat po. Kaya sa lahat ng mga may minivans na ganito, gumagawa talaga sila dito, nagme-maintain sila ng mga ganito klaseng sasakyan tulad sa atin. Okay? Kaway na lang, kaway! Alright, ingat-ingat! I think I know you from before, and I've been thinking about you, stuck in my mind and I want more. Meron lang hindi pwedeng mawala sa tabi ko itong kahoy na gusto na to ginawa sa Holy Land. Every time na sinusumpong ako ng panic attack ko, wala akong ibang naninigas yung kamay ko. Hirap. Ito yung isang bagay na hindi nyo nakikita. Lagi kong sinisquiz sa kamay ko para ma-relax ako, para makahinga ako na maayos. Hindi makita. Let's eat Pinoy. Dito kami dati ni Commander Daot kumain noon, bro. Alala mo to? Dito kami kumain noon nung dinala namin si Watod pamuntang Mindanao. Let's eat Pinoy. Ang ibig sabihin, kumain tayo ng mga Pinoy. Kumain tayo ng tao. Ito ang kinain namin dati. Pecho na yung in order. Isang pecho. Ano sa'yo dito? Lechon kawali. Nung pumunta kami dito ni Commander Daot. Kumain at uminom kami dito ni Commander D. Kasi bumabiyahe kami. Pero nung umantar naman kami, nagpababa muna kami. Kasi syempre nga dahil ang haba ng biyahe namin noon,
traffic-traffic. Pareho na kaming stress. Tapos mayroon pang mga banda-banda. Noong time na nandito kami, maraming mga bukas na kainan dyan. Ngayon marami nang sarado. Kakamay ako. Happy yarn? Happy yarn! Mauna ka na kumain. Nakikita ko pa yung manok dun, oh. Thank you. Paluto na yung manok ko. Paubos na yung pagkain ni Prisha. Ano yung rice ba to? Meron ko yung chicken oil. Meron. Okay, hindi ako ha. Thank you. Dinner namin kasi magluluto ba kami pa nagkita-kita. Salamat eh. Salamat eh. Gutom na gutom na yan. Kasi hindi makakain ng maayos. Naka-adjust lang yan. Sakit yun. Ang galing-galing ng dentist ko, no? Kusan paalis ako, saka i-adjust yung... Ikaw yung late. Magkakano. Ako may kasalanan. Shoutout sa akin, dentist na si Dr. Jessa Gonzalez ng Dental Talk. Endo ko. Sarap ng pagkain ko. Pero... Okay, tuloy tayo sa biyahe. As usual. Inabutan na naman tayo ng gabi. Hindi na bago sa atin yan. Sila Gino ay meron na nakitang spot na tutuloy namin ngayon. Dito yan sa Pagbilao. 33 kilometers mula dito sa kinalalagyan natin. Eh mararating natin yung beach na tutuluyan namin ngayong gabi. Okay, stop over muna tayo. Bibili lang si Prisha ng mga chichirya na kakainin mamaya habang nagkikwentuhan sa tabi ng dagat. Bro, ano pangalan mo bro? Georgit Mendoza. Georgit Mendoza. Ayan, shoutout sa kanya. Santo Tomas. Santo Tomas. Alam ko, no? Yeah. Then, sinabi niya sa akin. Nice to meet you, bro. Thank you. Thank you sa sticker. Shoutout sa kay Patrick Mendoza, Harold, and Lara Stephanie. At sa misis ko, Carly. Yeah. Thank you. Bro, thank you. Sige. Dito na tayo. Nakarating na tayo dito sa spot na tutulugin natin ngayong gabi. Hindi namin na-push na dumiretso papuntang Kamsur ngayong araw na to kasi nga gabi na at alam naman natin na ang lugar, yung kalsada ba, papuntang Bicol, eh hindi maganda. So medyo delikado siya gawin sa gabi. For safety lang din ba. Nauna sila Gino dito, sumunod kami. Meron silang na pakiusapan na isang pamilya. Actually, itong beach na tinuloy namin is hindi talaga siya resort para sa mga guest ba. Nakiusap lang sila na kung pwedeng tumuloy at sumunod kami dito. Na pinayagan kami kahit na pabigla-bigla, eh tinanggap kami dito na makituloy, makipark lang muna. Sila Gino matutulog sa kubo. Tabing dagat, kami dito kay Watod sa tabing kalsada. All goods, nakarating tayo dito sa Pagbilao ng safe. At safe na rin ang ating gabi. Ako ba, hindi ka po matutulog? Eh, nagugutom mo, kaya mo kapagin ng Bobby. Bobby? Mm-hmm. Ba't di ka ba nabubusog? Hindi ka nabubusog, tapos hindi ka inaantok. Ang mga campers, maaga natutulog. Ikaw lang ang nag-iisang mahilig sa camp. Yan nagpupuyat, mamaya magsiselfon pa yan. Tapos tol. Ano magsiselfon? Wala naman signal. Laking pasasalamat kung walang signal. Kaya nga pagkain na lang. Hindi ako na ako mobi. Tapos manonood ka, tulpo, reklamo ng mga problema ng ibang tao. Yung pinapanood mo. Paano ako makarelax niyan? Okay, dirty linen yung pinagkaabalan ko. Ganun din yun. Oh. Isa lang! Thank you. Parang nag-extortion eh. Bibigyan kita ng tips. Ano? Sa pagka-camping. Huh? Rule number one. Ano? Bawal maingay. Yun ang laging violation. Kung may bayad lang ang violation ng pag-iingay, ang yamin na namin ni Gino. Problema kayo? Rule number two. Two. Ano? Bawal mag-ingay. Again? Oh. Number three. Oh. Ulitin mo yung one and two. Bawal mag-ingay. Siya. Sige na, matutulog na kami. Malamang ako yung unang matutulog. Pero hayaan ko na siya dyan mag-snack-snack. Ako kasi mabaaga ako, dinadapuan palagi ng antok eh. Tapos maaga ako nagigising. So, paano? Bukas na lang. Good night sa inyo lahat. And see you tomorrow. Nantok na talaga ako. Bahala ka na dyan.
Isang napakapayapa at tahimik na lugar dito sa Pagbilao, Quezon. Kung ganito kagandang palagi ang masisilayan natin sa umaga, posible na buong maghapon, eh kalmado din tayo. Linis ang dagat. Linis ang tubig. Masarap ang tulog namin. Doon sa tabi tayo ng kalsada na tulog, pero hindi pakiramdam na natutulog ka sa tabing kalsada. Eh talagang tuloy-tuloy yung tulog namin. Walang istorbo, walang dumadaan na sasakyan na pwede kang magising. Napakapayapa. Isa sa mga the best na tulog sa isang lugar na bago sa atin. Masasabi ko na solve malalim yung tulog namin. Ang sarap ng gising namin. Sila Gino, natulog sa isang kubo na pinrovide ng may-ari ng lugar na tinuluyan namin kagabi. Buti may extra silang tulugan. Kami sa van, si Watod eh park anywhere lang yan. Then pwede na tayong matulog. Tayo ay bumabiyahe, pumupunta-punta sa mga lugar na after tayo palagi. Sa kapayapaan, sa katahimikan, saan makakapagpahinga talaga tayo na mabuti, makakapag-isip-isip, makakatakas tayo sa buhay syudad. Maaari dito sa lugar na to, sawa na sila o yun yung pakiramdam nila, pero para sa atin na dayo sa isang lugar na ganito ay napaka-espesyal. Umang. Alam mo yung umang? Yung nakikita ra sa shell na may shell. Umang tawag dun. Magsigising na kayo! Naarawan ang mga puwet nyo! Kakaibang ba to? Sunog na plastic lang. Sunog mo plastic ba yan? Sunog na plastic lang! Akala ko talaga. Sunog na plastic pala to. Pero ito kakaiba. Yan ang nakita niyo. Ayan. Perfect. Ano siya? Membranes. Fresh pa to. Hindi pa masyadong faded yung kulay. Diba? Kagabi. Sana yung mga kumang gaganda ng shell nun. Loo, nakakatakot. Hinugot mo lang siya. O sen siya na. Kailangan ko souvenir ha. Total, hindi mo naman bayan. Si Mami Dog ba to? Lalaki yun. Lalaki. Binantayan din tayo niyan. Sa ano? Kasi? Binigyan ko ng tinapay. Lahat pala ng aso dito. Oh wait lang. Meron tayong ano ah. Dilis ah. May dilis kami. O kunin ko yung dilis. Saan nga ba nakalagay? Sa plastic? Nasa harap naman. O may banda yung dilis. Flat tops yan. Pumunta ko nga ng Mindanao. Dalan ko nga kayo ng ano. Tableya? Tableya. Sige na. Ay, sarili na rin ng tableya. Oh. Yung mga from Davao ba yan? Oo. Oh. Pasalubong. Ipasalubong. Ay, makasabi na sa tamis mo na. Welcome late sa panibagong vlog, panibagong exploration. Kapag pa si Chef TV. Dito sa ano, sa barangay na to. Actually, hindi ako alam mo yung barangay. Tuwing umaga, like 6 a.m, 6:30 ganyan, dumarating yung bangka. Mga hinuhuli nila, mga isda kung ano mahuli, o yung mga alimasag, eh dito yung dumadaong sa lugar na to. Uy, sarap pang gata. Uy, tampalpuke? Ito po yung tampalpuke, no? Oo, oh, yan. Malaki mo isa, ano? Hindi, yung tampalpuke nga yan! Kaya? Ano ngayon, sikat ngayon? Babae itong blue crabs. Ito po. Yan yung babae. Ang ito mahal. Ang palatandaan ng isang alimasag or alimango, babae kapag malapad ito. Pag linya lang, yung triangle lang. Oo.
lalaki yun. Ayun, ito kunin natin yung may mga ano. Matamay. Kapag alanganin, ganun. Naka- Iba na presyo niya pagkano. Iba presyo pagpili. Ano yung palagandaan ng babae? Oh. Bakit po? Bilin nyo na kaya lahat yan. Dinadala yan sa dalahikan eh. Nabinta namin 300 niyang kilo, diretso. Oh, mura nun. May tawad sa amin tayo. Huwag mo natawaran. Yun na nga kinakabuhay nila dito eh. So, sa kapag straight from ano, from okay. Fisherman, farmers. Pagpili ay 350. Ah. Eh doon ay sa bintahan doon ay mga property nga pa nga yan. Siguro ato lang sa laman. Oh, 350, isang kilo, pili. Baka bumalik pa yun. Doon na. Ang taba oh. Apo, ito po. Hakutin ko na po ito. Oh, okay. Buhay nyo para magdala nyo yung buhay pa. Ayan. Dalawang kilo ang alimasag, 300 per kilo. Pero kung pipili kayo, 350 per kilo. 50 pesos naman dinagdag. Makakapili kayo ng mas malalaki yung matataba. Kasi kung isang kilo lang kinuha natin, tigisan lang tayo. Bitin, no? Scramble. Pero scramble. Alimasag. Didiretso na po kami pa Atimuanan. Tatawid ng ibang lokasyon yung ating alimasag. Fresh pa rin yan kapag nakalipat na tayo. So paano? Tutuloy muna kami sa aming next na destinasyon. Maraming nagbago sa mga plano. Lugar na kung saan eh pwede nating lutuin yung seafood na binili natin kanina. Saka gusto ko rin magpasalamat dito kay Nanay kung sakali man po na napapanood yung itong vlog na to. Nanay tayo, maraming maraming salamat sa pagpapatuloy nyo sa amin dito sa inyong bakuran. Pasensya na kayo at naabutan kami ng dilim at kayo yung nalapitan namin na kung saan eh pwede kaming humingi ng pabor na magstay dito sa bakuran ninyo. Maraming maraming salamat po. So tutuloy kami sa biyahe. Direk Gino! What's up? Anong plano natin? Saan tayo pupunta ngayon? Alam mo, parang may namibis ako eh. Huwag lang dagat ulit, para may iba lang. Ano ba yung gusto mong puntahan? Naalala mo yung nangyari sa Bajaj ay hinadilaw. Fresh na fresh pa yun bro. Parang namibis ko yun. Ilog tayo. Okay, laban sa ilog. Pero sa isang kondisyon. Ano? Ilulubog ulit natin yung Bajaj. Ngayon naman, Maxima. Hindi mo pwedeng Maxima lang. Para sa Alphard, nagdala ka ng camper van. I can feel it deep inside. We will never work this out. We will never work this out. I can feel it deep inside. We will never work this out. We will never work this out. We're falling.